yang musuh sa anak mga kaigtunan. Sabi na ba na ito, asa na ba na sila na ito, agilapon? Hindi na ba mahimong tuloy, kasi hindi na matuman ang atong mga panaad, kayo mo mangipastap. Daghan kong mga plano, natay silahan, natay hospital, nga ang mga membro diha na mga eskwela, ang mga membro diha na mga hospital, doon na tayo orpanit na tukuron, kaya gabi ka dahil hindi na turoy-turoy nga di na makaya sa gobyerno o budget. Doon na patay home for the aged. Tuhon-tuhon na ata tayo mga mental, na mga mental hospital. Natay rehabilitation center na pagkatukuron. Kaya lang tayo mga plano para sa kalambuan sa Pilipinas. Dili kayo, ang akong plano, mahal na Pangulo, dili ko magpakauwaw sa Pilipinas. Hindi ko parehan ng kitbuloy na nagpakaulaw pagpaling mo sa mga membro dito sa lain na sa Dutritibo, Pilipinas. Dapat mo na isyuhan of this and this is order. Kaya ang personality anak na gidala pagpakaulaw, ito pagtuon ni mo sa mga Pilipino. Makililimos na yun, makaluluoy na yun. Tanawaran ko ng isa sa pamilya ng anak para ayok. Mang ayok-ayok, isa-asa na lang, ulit mo ang pagtanawa ng pamilya. Diba? Ang ana ang gibuhat ni Kibuloy. Hey! Taga-amlap. Punta na inyo mga tanaw. Lilian ninyo na kung unta ang mga violation diha. Dili ako. Kay ako, igo lang ko nagpadato sa atong mga membro. Tanawa ng... O sige, dito ka sa Alabin. Na ako ba yung tulit? Na ako ba yung kawat? Na ako ba yung mga... Nangutong diha ng mga tuwan. Ang mga maestra karon lami na kayo ang lang tablo. Dili parihaan ng Kibuloy. Nasigirag pa nga nyo. Ang naot mo madunggan po doon sa aming atong istorya sa atong mahal na Pangulo. Dako o dako kayo akong respeto sa ay mga Mr. President. Tapos na ang respeto po sa akong mga membro sa imo. Kung nakamuhang ngayon mo, na ayaw in town ni Aklali Anan, natulpaan man ko akong mga membro, akong statement nga, i-consider na God po sir ang Papa, God Lord ko. Una, matulpaan akong mga membro, anak, kung kami nahitabo karon sa mga God Lord. Pagdilit yun ito ang mga membro na mawala ko. Kaya nangitapo si mga God Lord, nangitapo si mga God Poser, mga tukhang na kaya. O niyag makonsider kung nabiya ko tayo nun. Talukoy ko rin tao na ako, Mr. President. Dapat imong tukhang mo nung tako ng magpakaulaw sa atong gobyerno. Hindi ako. Pero mag-literal eh, natukhangon ko. Pero sa pronouncement na i-consider ko as God Lord, so, muna di po gayo maayo ang kapa ng anak. Tunanginaot ko na madunggan po dun ko sa atong mahal na Pangulo. Kaya agi sa atong prayer rally, mga kaigsuunan, mga kapa members, may baluman mo sa inyong kinabuhi kung unsa mo sa una. May baluman sa sitwasyon sa inyong hang pamaagi, sa inyong hang kinabuhi kung unsa mo sa una. Sabihan ni abot ang kapa sa inyong kinabuhi na ahong sa mo. Nagpakapalit mo sa kinang sariling balay, nagpakabagit mo sa inyong mga anak na walay sa problema-problema, nakapaiskwila sa inyong mga kapataan, walay sa problema-problema, makasuhoy di sa asa, malipayon, tagumikan aming akong grupo nga gihimo. Gumikan aming akong reliyon nga gihimo. Ang mga OFW, makauli na sila nga malipayon. Gini na mo balik. Tunauna, Pastor Kibuloy. Una-una ang ninyo mga tagasig. Doon ay mga OFW. Kasi pangulata din po. Hindi sa CR pagbagan, imutbut sa resuro. Pamatyon pa uban. Pangulatahon, pangripon. Pag-abot sa kapa, nakauwi din nga malipayo. Huwag ba na ninyo makita mga taga-gobyerno, lati na ni Pastor Kibuloy. Ang ginawa ni Pastor Kibuloy na pagpakaulaw sa Pilipinas, alam mo na ninyo makita, dapat isis and this is order na ninyo.
Kung sumaya akong lumuhat sa Pilipinas, nang daog-daog ba ko? Doon na ba kong kasong rich? Doon na ba kong kasong illegal gang kung sa panagliha? Ang akong lumuhat at pastor, itungan lang nako ang sultis Ginoo. If you are the sons and daughters of God, you will live abundantly. Kung ang kabubukon sa Ginoo, dili kubrihunta, dili antusunta. Ang kabubukon sa Ginoo, 1 Corinto 1:5, ang Diyos mo ay nagahimo ka na tong dato sa tanang butang. Dili parihaan ang kankibuloy nga isara ka butang. Hindi na maging tinuod na dato yung sila sa espirituhanon na butang. Pastor Kibuloy, sa abay tanan, na isara, tanang butang, ng isutan diha, meaning dato sa espiritual o material, na imo kong i-accuse na ganit kami sa tulong sa Ginoo. Ikaw ang nanggamit-gamit sa tulong sa Ginoo. Tungod wak kay concern alang sa imong mga membro. Ikaw ba nagpakaon adlaw-adlaw sa imong mga membro? Ako, tanawang ako ang Philosophy Center, puro puno na sa paghatag ng financial assistance. Assistant, adlaw-adlaw. Ang bread, diba? Ha? Spiritual bread o spiritual o material bread. Ang gating, wala sa inyo ang financial freedom. Dunay kwarta, pero di matagasto, mamatay na lang. Di napuslan ang kwarta, kaya tapo ko sa bangko. Ang akong gibuha, di pa-enjoy na ako ang mga tao sa ilang mga hinaguan. Di pa-enjoy na ako ang mga tao sa ilang mga hinaguan. Pangunta na, biblical ba na? Biblical. Basta ang Ecclesiastes. Pinahanglan. Malitayon ka mo sa mga butang na inyong gaguan. Di ba na biblical? Pastor, it's bulok. O di lang ka mutuuan ang mga isa sa balaan sa sulat alang sa tanan ng mga Pilipino kung sa tanan ako ng mga minto. Ano yung tabangan nato ng atong organisasyon. Hindi sa musugot na ipahunong kinik. Mag-unsa na lang ng inyong mga hindi pa eskwila din ha. Mag-unsa na lang ng hindi pwede. Kung mag-stop ang kapa, mahal na Pangulo, dagay mga matay. Doon na naman kayo namatay na mong mga membro na nakatungog lang anang mensahe ni Ligamon na naglagot na head blood na stroke. Ha, pa ba na yung tinintinang panginabuhi mo ikuhaon? Mahal na Pangulo, ako naghangyo sa kinasing-kasing. Kaya nga mong paghahimuon na prayer rally, mag-ampo kami anang kanimo. Nayaw, himua, na masira ang kapa o ipasira nimo ang kapa. Dapat, himo pa kong tagaan o panahon na himong suportahan ang kapa gumikan kay maumani ang nagatuman sa imong hando. Naman kay programa nga poverty alleviation. Kung manay mo ang gihimo ng programa o dinhi sa kapa na himo na nanamo, na alleviate na namo ang kapubri, na hawas na mi sa among kapubrihon. Kung naugit po na ay mo ang tumong o tinguha, nakadungog ko sa balita sa radyo o sa TV, nga ninyong ka na mo abot ang panahon na ang mga uis sa pulyo, dili na mga hindi naman at baho dito sa gawas na tuman na namo hindi. Nawa may pangdaog-daog na ilangang itati, mahal na Pangulo. So, guys, napakinggan ko naman po yung sinasabi po ni Pastor Noel Apolinario na sana wag po ipasarado ang kanyang mga kapa ministry, ang kanyang mga business. At ito'y nakakatulong naman po sa tao.
ayan, nagpatayo po siya ng hospital, school, computer shop, mayroon siyang farm, mango farm, mayroon po siyang poultry, ano pa ba yun, yung paggawaan po ng mga kahoy. So, guys, ang para sa akin po, ang aking reaction ay mabuti naman po yung kanyang hangarin na makatulong po sa ating mahihirap. At nagpapakain naman daw po siya ng kanyang mga ministry. At sana po pakinggan po ni Pangulong Duterte ang kanyang pakiusap na sana wag pong isarado ang kanyang kapwa ministry po. Sana magkasundo na po at maaksyonan po ni President Duterte kung ano po yung mga nararapat. O kaya imbestigahan po ang kanyang mga business, ang kanyang ministry para naman po maging fair naman po. Kumot nagsumbong na po yung isang tao ay aaksyonan na kaagad na ipapasarado po ang kanyang kapwa ministry, ang kanyang mga business, lahat po ay kawawa naman po. Kawawa naman kung ako lang po. Oh, sana maayos po ito at magkasundo na po ang panig ng Kibuloy at Apolinario. So guys, thank you for listening. Sana mag-comment din po kayo kung ano po ang i-comment nyo, yung magandang komento. Yung mga opinion na lang ninyo po ang i-comment nyo. Kasi ako, hindi ko rin po alam po ito. Nakita ko lang po na ganun-ganun. So may nagsabi din sa akin na ganun-ganun po yung istorya po ni Pastor Kibuloy at saka ni Pastor Joel Apolinario at saka nais daw tanggalan po o pasarado ni Pangulong Duterte. Sana po bigyan po ng tamang desisyon ni Pangulong Duterte at tignan po kung ano po ang mga tama o mali o kung scam ba ito o hindi. So thank you for listening again, and don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, and I'll see you on my next video po. But right now I am in our backyard while I'm talking and I'm doing video my flowers. I'll see you next time. Bye, and God bless you all.